petition nila para magkaroon ng gawain na ganito ay hindi sila magsisisi. Amen? At ang Diyos ang magpapala at magpapalik sa nila nung higit ng kanilang pangailangan. Kaya salamat sa Panginoon at tayo mag-umpisa ng gawain at kami iningatan ng Panginoon sa daan at kasama namin sa gawain kanina ang dalawang mag-asawa at si Abby ay inihandog para sa Panginoon. Amen. At tayo nagpapasalamat at nangyari yung mga bagay na yon dahil niloob ng Panginoon Diyos. Amen. Tayo lahat mga kapatid ay tatayo. Amen. Ay aawit sa Panginoon. Handa na ba kayong magpuri, malambahan sa Panginoon? Amen. At kapag ang ating buhay ay naibigay natin sa Panginoon mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon Diyos at lahat ng mga anumang kabagubagan natin, no, may kalungkutan man, papalitan ng Diyos yan, ang saya, at bibigyan tayo ng lakas ng loob. Amen. Tapang para umarap sa Panginoon dahil maraming mga tao na nahihiya na umarap sa Panginoon. Amen. Nahihiya na makita at yung mga tao na wala rito, hindi sila yung pinili ng Diyos para makinig ng salita ng Diyos. At lahat ng mga narito, yun yung mga pinili ng Diyos. Kaya mapalad tayo dahil narito tayo ngayon. Amen? So salamat sa Panginoon at alam ko, at handa na yung mga puso ninyo. Kaya kayo nandito, may na-expect kayong mangyayari sa buhay ninyo na masisiyahan kayo. Amen? So salamat sa Panginoon. Tayo aawit sa Panginoon mga kapatid. At kung hindi nyo alam, ay didikta ko. At itong mga kapatid naman, ay alam nila to. All I want to do is love Him. Awit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Purihin natin ang Diyos. Tapakan natin ang ating Panginoon. Jesus paid the price of redemption on the cross of Calvary. On the cross of Calvary. So every day my heart will praise you. Every day my heart will praise you. Love is all.
natin ang Diyos. Turingin ko ang pangalan ito. Ang lahat po ay kumikip ang pambugan natin panalangin. Habang tayo nakatikip, ay tingnan natin ang ating mga puso. Hingi tayong tawad sa Panginoon. Amen, Lord. Huwag tayong maging karapat dapat sa Diyos dahil lahat tayong makasalanan, mga kapatid. Amen. Kaya ang Diyos ay malayang nagpapatawad doon sa mga lumalapit sa Kanya na merong paghingi ng kapatawaran. Amen. Kaya lahat ay kumikit, mga kapatid. Laman natin ang presensya ng Diyos. Oh, hallelujah. Yes. Purihin ka po aming abang banal. Lord, salamat po sa napakagandang panahon, Panginoon. Lord, na ibinigay mo sa amin. At isang pribileyo, Panginoon, na makatin kami ng gawain ng ganito, Panginoon. Dahil sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon, Lord, tinitignan mo kami araw-araw, Panginoon, sa pag-gising pa lamang namin, Panginoon, sa umaga. Narinig ka na lagi, Panginoon, Lord, na ibinigay mo ang aming buhay. Lord, upang kami makapabuhay dito ay sa iyong kalooban. Balit, may mga bagay na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng masama upang kami makalimot sa iyo, Panginoon. Subalit na rin ka, Panginoon. Hallelujah. Lord, na pinili mo kami sa mga oras na ito, Panginoon, upang mapakinggan namin ang mensahe mo, Panginoon, sa pamamagitan ng mga lingkod mo na ito na nanggaling pa sa malayo, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, kilala mo ang bawat isa, Panginoon. Kilala mo, Panginoon, ang tunay na nananampalataya at umiibig sa iyo, yes, Panginoon. Kilala mo sila, Panginoon, O Diyos, kung ang tao, Panginoon, ay hindi na kilala katulad ko, Panginoon, hindi sila kilala. Subalit ikaw, Panginoon, mula pa nung sa tiyan na kanilang ina, Panginoon, O Lord, kilala mo na sila, Panginoon. At ngayon, narito sila, Panginoon, upang mapakinggan yung mga mensahe na para sa kanila, Panginoon Diyos. Lord, hayaan mo, Panginoon, na pagpalaan mo ang lugar na ito, pagpalaan mo po, Lord, ang may bahay, may ari nito, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na pinagpapala mo sila, Panginoon, at tunay, yes, Panginoon Diyos, na ang atmosphere dito, Panginoon, O Lord, na ang mga tao rito ay, Lord, ay napakadaling yayain, Panginoon, yes, O God. Binibigyan mo ito, Panginoon, ng kapangyarihan dahil sa biyaya na iyon, Panginoon, O Lord, ay nahihikayat sila upang pumarito, Panginoon. Amen. Kaya naman, Panginoon Diyos, hayaan mo, O God, na suklihan mo ito sa kanila, Panginoon, O Lord, ng mga pagpapalang espiritual, Panginoon, O God. Maraming maraming salamat po. Samahan mo po kami mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos dito, Panginoon, na ikaw ang maitaas sa aming mga buhay. Nakalabas kami rito, matatapos itong gawain na ito, Panginoon, na daladala namin, Panginoon, ang pagpapala mula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. At ang mga salita mo, Panginoon, na napapakinggan namin, Panginoon, Lord, alam namin, Panginoon, na ilalagay mo sa puso namin upang ito'y magbunga, Panginoon, at makilala ka pa ng higit, Panginoon, ng malalim, O Diyos. Kaya naman, Lord, maraming maraming salamat po sa iyo. Pinupuri ka po namin, iluwalhati, pinasasalamatan. Ito po aming dakilang panalangin sa iyo sa pangalan ng Panginoon Jesus Kristo. Lahat na nagsabi ng Amen. Pagkakalati ako, Lord. Salamat tayo po yan. Nag-aawit na sa Panginoon. Tawagin ko si Brother Bonnie. At na-aawit tayo sa Panginoon. Amen. Lahat po kayo nag-agala sa Panginoon. Amen. Namun natin ating Panginoon. Kaya sinabi niya. Magagala kami lagi sa Panginoon. Yes. Amen. Bitin natin yung nasasabing, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Yeah.
Amin. Dahil sinabi niya sa John 4:24, God is a spirit and they that worship him is spirit. So sabihin lang natin ating Panginoon, alam na natin na sinabi niya na pag may mga nagkakatipunay nandito siya sa ating dalagitna. Amen. So taslang po natin ating mga kamay at awitin natin yung sasabing I worship you all my day. Ang lahat ng pagsamba ay sa Panginoon. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is why. Amen. 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 Amen.
Hindi may iya ako. Hindi, pero din ka sa may iya sa Panginoon. Kapag may iya sa Panginoon, itataya ka rin niya. So, kung bawat isa sa atin ay may testimony, amen, kailangan natin tumayo. So, napakalaking pagpapalang ginawa sa atin ng Panginoon. Buhat ng buong tao sa atin. Nandito ako para kapukala ako ng mga ibang pangkaraniwan dyan na parang normal lang ang buhay. Kakain, matutulog, tatrabaho, yun lang. So, nung hindi ko pa nakikilala ang Panginoon, kahit ano, ano, ginagawa. Pero, kung napunta ako doon, hindi ko alam, ang purpose pala noon, hindi para magtrabaho kasi nung pumunta ako doon, ang purpose ko para kumita lang ng pera. Mali pala. Nung makilala ko ang Panginoon, ang purpose pala ng pagpunta ko doon is makilala ko ang Panginoon. Ang bawat isa sa atin is binigyan ng pagkakataon para makilala ang Panginoon. Kaya lang, minsan nakakalungkot na ang ibang tao, ini-ignore nila na nasalubong na pala nila ang Panginoon. Which is nananalangin tayo ng mga bagay sa Panginoon na, Lord, magpakilala kayo sa akin. Pero may ginamit na parang pamamaraan ng Panginoon sa bawat isa. Ngunit hindi natin expect na yun na. Kasi ang akala natin ginagawa lang natin na normal. Which is gusto natin makita yung mga himala, mga bagay na hindi ka paniniwala. Yun ang gusto maranasan ng tao. Pero hindi natin alam na sa simple yan ng paggalaw ng Panginoon is nabimiss natin na doon pala sa simpleng paraan na yun, tinatrabaho na tayo ng Panginoon. So, nasasabi ko ito dahil sa na-experience ko kung paano gumalaw sa akin ng Panginoon, kung paano niya ako biniyayahan at kung paano ko siya tinanggap. Napakalaking bagay niya sa akin kung paano niya ako binago. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kung sa aking sarili lang, hindi niyo ako mapapatayo dito sa harapan dahil talagang maiyain ako. Minsan nga naglalakad ako, hindi ako mamasin dahil naiiya ako. Pero kahit nakakilala ko na yung mga nasasalubong ko, hala kita, ay suplado daw ako. Kaya, pero maiiyain lang talaga ako. Pero para sa Panginoon, kahit na ano, sa pagtayo, pagtitestimony, ginagawa ko kahit na nasa katara ko, lagi akong tumatayo, basta may ginawa sa akin ng Panginoon. Maliit man o maliit na bagay. Yung kumain lang tayo, pagising natin sa araw-araw, kailangan na natin i-testimony na nagpapasalamat sa Panginoon. Yes. Lord, meron akong kalakasan, meron akong pagbibagong buhay ngayon. Kumain tayo ng tatlong beses, may merienda na ako sa beses, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Yes. Diba? Gaya nga nung narinig ko na preaching ng isang kapatiran sa Canada at sabi niya, nag-preach siya ng nag-testimony, merong nag-testimony ito. Meron siya nakita na bakit daw sa Africa, madalas manalangin ng mga tao doon. May nakakita ng isang brother, sabi niya. But sa Africa, sabi niya, wala naman silang natatanggap na pagpapala ng Panginoon, pero lagi sila nananalangin, pero wala naman silang natatanggap na pagpapala. Sabi niya, tapos nasabi sa kanya nung brother, kaya sabi niya, ikaw, kailangan mas magpasalamat ka sa Panginoon. Sabi niya, dahil mas marami na natatanggap sa kanila, dapat mas higit ang magpapasalamat sa Panginoon. Dahil sila, wala sa kanila natatanggap. Maraming magpasalamat sila. Tayo pa na nakakatanggap tayo ng mga blessings, yung mga hindi kumakain, nakakapagpasalamat sa Panginoon. Once more, ang bawat isa na nakakatanggap ng pagkain, sa araw-araw hindi makakapagpasalamat. So, napakasalamat din ako sa Panginoon sa pag-iingat niya sa aming pamilya, sa biyahe, noong nasa aeroplano ko, sabi na ni Brother Rolling, sumakay siya ng aeroplano is magalaw ang aeroplano at saka traffic. Ganun din ang naranasan ko. Ito pang uwi ko, yun ang pinakamagalaw na aeroplano na sakyan ko. So, sa pag-iingat ng Panginoon is, alam kong may purpose sa bawat isa at hindi nagkataon na bawat isa sa atin ay nakaupo. So, ibigay lang natin sa Panginoon kung ano yung puso natin. Yes. Nakaupo tayo dito, i-grab natin yung opportunity na, Lord, baguhin mo ang puso ko. Yes. Alam ko na makasalanan ako, pero sa araw na to, kaya mo kong baguhin. Sa oras na to, kaya mo baguhin lahat ng pagkatao ko. Isuko lang natin sa kanya ang lahat. Yun lang po. Salamat. Amen. Ganda ng testimony nun. At ngayon,
napapakinabangan na ng Diyos, Brother Levin. Amen. Ay gagamit na siya ng Panginoon. At ito na nga lang, na nagpapagamit siya na itong bagong tayong pagpapala sa Kanya ay pinagamit niya na para sa Panginoon. Amen. So, napakagandang ugali yung tao na kapag nakatanggap siya ng pagpapala o blessing, material man, spiritual man yan, ay lagi siya nakakapagpasalamat sa Panginoon. Amen. Huwag na tayong magpasalamat sa Panginoon na hintayin pa natin yung maging bilyonaryo, milyonaryo tayo, saka lang tayo magpasalamat sa Panginoon. Yung pag-gising pa lamang natin sa umaga, yung hininga natin, nakahinga na tayo. No? Kasi marami dyan na iba, no? Hindi na nagising. Ha? Amen. Iba, tinutubuhan na para makahinga. No? Pero tayo, mga kapatid, pagkagising pa lang natin, pagka naranasan natin huminga, salamat Panginoon. Amen. No? At panibagong buhay na naman ito. Amen? At nandun na naman yung pakikipagbaka. Kasi araw-araw nakikipagbaka tayo dyan. Amen? Nandiyan yung makikipagbaka ka sa labahin, makikipagbaka ka sa may utang sa iyo, o may utang ka, makikipagbaka ka dyan sa mga problema. Amen. No? Kung walang Diyos, papaano na? No? Anong gagawin mo? Yung iba, nagbibiktina. Makikita mo nilang sa bahay, nakabitin. Tapos may nakaanong sulat. Bakit? Eh, punong-puno ng problema ako. Kaya wala na akong magawa. Kinitil ko na lang yung buhay ko. Yo, so, ganun yung ginagawa nung walang Diyos. Amen? Kaya, salamat sa Panginoon. Kaya nga, merong nagpapadala ang Diyos, sabi nga ni Brother Melvis, na laging may tugon ng Panginoon, no? Hindi natin namamalayan, yung Diyos pala kumikilos na sa atin. Huwag na tayong humanap pa ng mga dakilang himala. Amen. Na lumuluhang santo, no? Naglalakad na may pasang-pasang krus, ay hindi yun ang himala. No? Ang himala sa buhay ng tao, yung binago siya mula doon sa masamang gawa niya, ay yung mabuting gawa. Yun yung himala na paniniwala ng mga Kristiyano. Pero yung mga paniniwala ng walang Diyos, eh yung makakita siya ng biglang yaman, yun yung himala. So hindi po ganun, mga kapatid. Kaya salamat at yung patuto ni Brother Alvin. Kaya na-bless po ako ron. At anawa, ang kapatid natin na ito ay gamitin ng Diyos dito sa lugar na ito. Amen? At once na ginamit ng Panginoon yan dito sa lugar na ito, at inumpisa na ng Panginoon. Kaya sabi nga ng Panginoon, ng Biblia, ng inumpisa ng Diyos ay tinatapos niya. Amen? So salamat po sa Panginoon. At tayo po ay dadako na sa, kasi po meron pa kaming, pagkatapos po nitong gawain na ito, meron po kaming gawain pa nga sa Magalang. No? Kaya alam na ibang mga kapatiran yun. Kaya magpapatuloy tayo sa paghahayag na ng salita ng Diyos. Kaya na po ipatayo. Amen. At nawa, yung may mga pakinig, may makinig sa ating Biblia, na huwag natin pakinggan sa unang tenga tapos lalabas na sa kabila. O hindi, pakinig natin, ilaglag natin sa ating puso. Kapag ito'y lumaglag sa ating puso, naikikilos na natin ito at ito'y mabubunga. Amen. Amen. That's right. Sabi nga sa eskulahan, huwag niyong pakinggan, no? Kung pinakinggan niyo, huwag niyong ilabas sa kanilang tenga. O hindi, kayaan niyo na malaglag sa puso natin ito. Amen. That's right. So, tinatawag ko si Brother Ronnie. Tumitin natin yung He is Here. He's here, hallelujah, He's here, amen, He's here, holy, holy, I will bless His holy name.
awitin na yan kapag kami yes. nakatagpo mo. Hindi na magiging bago o hindi iba ang aming mga buhay. Kung ito isang napakadakilang buhay na, na kailangan na ipahalagahan. At narito, Lord God, ang mga kapatid, mga bisita, mga imbitahan, Lord God, tumubo sa imbitasyon. Hili ko po na iyong pagsama sa amin, pag-usap na iyong salita. At ikaw, Panginoon, ang mangusap sa puso ng bawat nakikinig sa mga oras na ito. Yes. Lord God, pinagkatiwala ko sa inyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus Christo. Amen. Sa magandang umaga, umaga ba? Hapon. Nasanay ako kanina doon sa umaga sa church. Okay, isang gandang hapon muli sa mga kapatid na nandito. At salamat sa pagtugon ninyo sa salita ng Panginoon, sa invitation. At yung ganong pagtugon, nasa scripture din yan eh. Amen. Yung mga inimbitahan, merong na hindi tumugon. Hindi tumugon. Ngayon yung mga hindi inimbitahan, sila yung mga tumugon. Ngayon, salamat sa Panginoon, mga inimbitahan kayo, at tumugon kayo na mabilis. At dito sa scripture na mabasahin ko, hindi ako masyadong kapakahaba. Dahil meron lang akong multiple choice na papa. Ano sa iyo? Mag-exam tayo ngayon. Pagpipiliin at depende sa pag-unawa ninyo ang iyong pagpipiliin para makita nyo sa babasahin ko ito. At babasahin ko ito ng mabagal at pag nakita nyo ang kasagutan, mamaya mamimili kayo kung ano yung pipiliin. Okay. Amen. Sabi dito, kung meron kayo dalang Biblia, kung wala naman, isinig na lang po kayo ng mainam para makuha niyo yung tamang sagot. Okay. Sabi dito sa Matthew 25, verse 31, sabi yan, the top what? Pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y upupuklod-puklodin niya na gaya ng upupuklod-puklod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kaniyang kanan at tapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayon, sasabihin ng hari na nga sa kaniyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw, at ako'y inyong pinainom, ako'y naging taga-ibang bayan, at ako'y inyong pinatuloy, naging hubad, at inyo akong pinaramtan, ako'y nagkasakit, at inyo akong ginalaw, ako'y nabilanggo, at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid sa na magsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin o nauhaw o pinainom ka? At kailan ka namin nakitang isang tagaibang bayan at pinatuloy ka o hubad na pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan o at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ang sabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid ay kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya na nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasapoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom, hindi niya ako pinakain, ako'y nauhaw, hindi niya ako pinainom, ako'y naging isang taga-ibang bayan at hindi niya ako pinatuloy, hubad at hindi niya ako pinaramtan, may sakit, at nasa bilangguan at hindi ako dinalaw. Kung magkagayoy, sila'y na may magsasagot at nagsasabi sa Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom o nauhaw o taga-ibang bayan o hubad o may sakit, o nasa bilangguan o at hindi ka namin pinaglingkuran. Kung magkagayoy, sila'y sasagutin niya at sasabihin, kailan kang, kay karotohanan sinasabi ko sa inyo na yamang hindi ninyo ginawa
sa maliit na ito ay hindi ninyo ginawa sa akin at ang mga ito'y mga paroon sa walang hanggang kaparusahan na tapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Pagpalain ni Lord ang mga scripture na ito. Amen. Kung nakinig kayo ng maigi, malalaman niyo ang sagot sa tanong na ito. Ang tanong ko, multiple choice. Saan niyo gustong maupo? Sa kaliwa, sa kanan, o wala sa dalawa? O, sinong may mili sa kanan? Tas ang kamay. Sa kaliwa. Kaya ulitin ko, ang tanong. Sa Matthew 25, verse 31. Binasa ko kanina at nandun ang lahat ng sagot. Nandun ang sagot. May mili kayo sa kaliwa, sa kanan, o wala sa dalawang ito. O, sino sa kanan? Walang tataas. Sa kaliwa, wala rin. Yung sa kanan ay sinabi ni Lord na tila baga kambing, tupa, at nagmana sila ng buhay na walang hanggan dahil sa ginawa nila sa isa o alinman sa maliit. At yung nasa kaliwa ay itinuring ng mga kambing at napunta sila sa dagat-dagat ang apoy dahil sa hindi nila ginawa doon sa maliliit. Ngayon, saan nyo gusto mo ako? Kaliwa, kanan, o doon sa... Wala. Wala doon sa loob dalawa. Ang meron sa kanan. Okay, meron pa. Sigurado walang pipili sa inyo sa kaliwa. Kasi... Sigurado yung mga sa kaliwa, itinuring na kambing, sigurado yung papunta sa impyerno. Malinaw ang sinabi ng scripture. Ngayon, babasahin ko sa inyo uli ng malinaw. Kasi merong grupo dito na bahagi ng salita ng Diyos sa binasa ko na wala doon sa kanan kundi nandoon sa tabi ng hari. Ibang uri ito ng mga mananampalataya. Bagamat yung mga sa kaliwa ay may mana na buhay na walang hanggan, pero may ino-offer si Lord na huwag kayong manatili lang sa bandang kanan. Kundi doon ko kayo gusto sa tabi. Kasi tingnan niyo ito. Ang aking binasa, sabi diyan, pinagbuklod, ang sabi dito, titipunin ni Lord, pagdating ng panahon, titipunin ni Lord ang lahat ng bansa. Sa verse 32, kasama na itong, anong lugar ito ba di Alvin? Ano yung specific na lugar na parang na? Canada. kayo lahat na nandito sa Canada, kasama kayo doon, nakaharap kay Lord. Kasi kasama yan sa bansa, buong bansa. Ibig sabihin, buong mundo, may panahon na titipunin yan. Lahat ng ipinanganak simula kay Adan, hanggang sa kaduluduluhan ng panahon na ito ay haharap pagdating ng panahon. Kasama itong lugar na to. Ayaw, kikita-kita tayo doon. Kung paano kita-kita tayo dito, magkikita-kita tayo doon. Kaya lang, depende sa pagpilin nyo kung saan nyo gusto maupo. Saan kayo gusto? Lahat tayo magkikita-kita doon. Kaya lang, mamili kayo ngayon kung saan yung gusto maupo. Kasi may offer sa kaliwa, may offer sa kanan, at may offer sa tabi. Basahin ko sa inyo, para yung maging scriptural tayo. Kasi baka naman sinasabi niyo, hindi wala sa scripture yan. Okay, ulitin ko. Iba para praise ko na lang. At sabi niya sa verse 32, Matthew 25, kung gusto niyo, isulat niyo. Para ma-review nyo ulit, kasi hindi ako masyado magkapakatagal sa tungkol dito. Datapwat, sa verse 31, datapwat, pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwatian. Ano yun? Sa trono. Meron siyang luklukan. Magkatuwid, uupo siya sa kanyang trono. At sabi ito, titipunin niya ang lahat ng mga bansa, lahat ng tao, lahat ng ipinanganak, at siya'y at pag bumuklog-klog doon,
tulad ng pagpupuklod-puklod ng pasto sa tupa at sa kasawambing. So, in-specific ito na ilalagay niya ang tupa sa kanan. Datapwat, ang sa kaliwa, ang kambing. So, yung mga nasa kanan, tupa. Yung mga sa kaliwa, kambing. Eh, mayroong isang grupo na wala sa kaliwa, wala din sa kanan. Tatlo yun. Mamili kayo ngayon kung saan yung gusto. Kasi dito, in-specify ni Lord Jesus Christ yung mga ginawa ng mga nasa kanan na ang ginawa ng mga nasa kanan nagpakain. Ito pala mga nasa kanan na anak ng Diyos din ito. Ito yung mga ligtas. Mahilig sila magpakain. Sabi dito, sapagkat ako'y nagutop, yung pinakain. At sabi dyan, nauhaw, mahilig magpainom. Hindi yung pundador, ha? Yung tubig o kaya juice. Mamisinterpret yun. Hindi yung, gin. Okay. At dito, dapat yan, at tanataga ibang bayan, at ito akong pinatuloy. Mahiling ito magpatuloy. At naging hubad, at inyo akong pinaramtan, mahilig magbigay ng damit. At sabi niyan, ako'y nagkasakit, at inyo akong dinalaw, mahilig dumalaw sa mga may sakit. Ako'y nabilanggo, at inyo akong pinaroon, mahilig dumalaw sa mga nabibilanggo. Kung magkagayon sa sagutin siya ng mga matuwid, Panginoon, kailan? Kanami nakitang ganito, nagutong, umiinom kanami, sabi niya. At sabi dito, at sasagot ang hari sa verse 40, at sasagot ang hari sasabihin sa kanila, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa. Itong pagkapainom nila, pagkapakain, ay ginawa nila sa ibang grupo ng tao. Si ano, may tanong si sister. O, malilinawin ko. Nagtanong ang, nagsalita ang hari patungkol sa kanan. Nagpainom, nagpakain, nagpumalaw, nagsamabilanggo, nagpadamit, at lahat. At tinanong ni Lord, kailan ka namin, nagtanong yung mga nasa kanan, kailan ka namin, Lord, pinakain? Ibig sabihin, hindi nila alam na napakain na pala nila si Lord. Wala, hindi nila kaalam-alam na napakain nila si Lord Jesus Christ. Kasi iniisip nila na si Lord Jesus Christ yung bumaba noon dito na nagpapako sa cross. Hindi na ganun. Anyo. Umakyat na yun sa langit. Yung anyo na yun, umakyat na yun sa langit. Kaya lang sabi to, yung espiritu na isinuko niya at nanahan sa mga tao, yun ang Kristo na ng Diyos na nanahan sa tao ngayon na kapag ito'y napakain mo, parang pinakain mo na rin si Lord. Amen! Isang grupo yun. Yun na yun. Kaya yun ang mga grupo na nakaupo, hindi sa kaliwa, hindi sa kanan, kundi sa tabi niya. Praise the Lord! Ay, mga kapamili na kayo kung saan ito nakaupo. Ipili lang. Multiple choice, walang bayad yun. Oo, kasi yung kapayaran nun, si Lord na gumawa. Yung dugo niya. Ang nagbayad. Siya sabi dito, Lord, kailan ka namin pinainom? Kailan ka magkasakit? Wala siya kaalam-alam eh. Wala siya ka-idea-idea. Ang alam lang nila, may bisita, pinatulog, pinakain, pinaliko, binigyan ng damit dahil isa lang ang dalang damit. Nagnabasa pa, pinatuloy. So yun lang ginawa nila. Nagpakain lang sila. Nagpagano'n lang ginawa. Kaya sabi ni Lord, sabi nagtataka itong mga nasa kanan na naligtas sila dahil sa ginawa lang nilang yun. So, kaya nagtanong sila kay Lord, saan ka namin ginawa ng kabutihan? Hindi nila alam. Wala silang kailangan. Kaya sagot ni Lord, sagot ng hari, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito, pag sinabing dito, saan ba na yun? Malapit yun. Hindi sinabi na sa doon. Hindi ginawa sa isa doon. Malayo yun. O dyan. Kaya lang sinabi niya, pag sinabi dito,
Nasa tabi niya yun. Malapit siya kay Lord. Napakalapit niya. Nasa tabi niya. Nasa tabi niya yun. Kaya, kahit sa pinakamaliit na ito, may tuntukoy napaka, sa akin ninyo ginawa. Yun yung mga nasa kana. Kaya sabi doon, manahin ninyo ang buhay na walang hanggan. May mana sila. Dahil lang sa pagkapakain. Ang hindi nila alam, si Lord na pala ang napakain nila. Sa dahil doon, kinonsider ni Lord, yung magkabutihan yun na ginawa ng taong yun, kaya sila naligtas. Ito ang masakit. Pagdating, pag dinilimon niya yung mga nasa kaliwa, nasapat ka sa kaliwa. Ayun, doon na ka na, nandun sana, di ba? Okay na. Just an illustration. Ito ang masakit. Sabi niya, sasabihin niya, kumagay, sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Ay ko, sakit nito. Anong dahilan? Anong dahilan? Bakit sila sinumpa? Parehas ng ginawa. Hindi kasi kayo nagpakain. Hindi kayo nagpainom. Nagtamot. Naging maramot sila sa mga tao. Hindi nila alam, yung pumupunta sa kanilang tao ay may Diyos. May Diyos na pala yun na nagtatawang tao lang. Kaya lang sa anyo nila, bale Alpin, sa anyo nila, sa anyo ninyo, sa anyo ng mga kapatiran. Yung pala, si Lord na pala yun. Kaya sabi, ito ang ano sa kanila, hatol, kumaga kayo'y sila'y sasagutin niya. At sabi, pero sabi ito, kumaga kayo'y sila'y magsisagot. Haba, nagsisagutin, apila. Umapila ito. Panginoon, sa verse 44, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom, nauhaw, na tagaibang bayan, mubad, may sakit, na bilanggo, hindi ka namin pinaglingkuran, kung magkagayoy, sasabihin, sila'y sasagutin niya, at nasasabihin, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. So, hindi lang sila nagpainom, hindi lang sila nagpakain at lahat, napunta sila sa impyerno. Ngayon, saan nyo gustong maupo? Alam nyo na ang sagot. Kaliwa, kanan, o saan? Oh, okay. Di ba? Iyan ang malimit na hindi nakikita ng mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. Na iniisip nila, pag tinanong sila, saan nyo gusto maupo? Of course, sa kanan. Lahat naman sa kanan eh. Kaya lang nababaliwala nila yung nasa tabi. Merong mga kapatid, at itong panahon natin, itong pinapangaral ko sa inyo, ito yung mensahe na maglalagay sa atin sa tabi ni Lord. Amen. Hindi lang basta upo o nasa kaliwa. Kasi yung mga nasa kaliwa, hindi nila alam ang ginawa nilang kabutihan. Na kay Lord na pala. Pero itong mga nasa kanan, at tinuruan sila, pinapili sila, at namili sila kung saan sila na gustong maupo. Amen. Babasahin ko sa scriptures ulit. Sa 1 Corinthians chapter 6. Para alam natin kung bakit ba si Lord nakaupo sa ano, di ba? Nakaupo. Revelation na lang muna, revelation muna. Revelation chapter 3 verse 21. Si Lord Jesus Christ ay nakaupo sa trono. At ito ang kanya sinasabi sa verse 21. Sabi dyan, ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gandang offer. Ano? Sabi dyan, nagaya naman ng tagumpay at uupong kasama ko ng aking ama sa aking luklukan. So, meron lang gustong sabihin si Lord na ang sino mang magtagumpay ay uupo sa aking luklukan. So yung mga taong pinakain ng mga nasa kanan ay nakaupo yun sa luklukan dahil sila ay nagtagumpay sa panahon na kanila kinabubuhayan. Naging tagumpay sila, naging panalo sila sa lahat ng bagay, nagpapakain din sila pero masigit doon ang buhay. Kaya ang gagawin nila sa 1 Corinthians chapter 6, verse 2 to 3, 1 Corinthians chapter 6,
Kaya ang gagawin ng mga taong nakaupo doon sa bandang luklukan, ay sabi dito, oh, hindi ba ganinyo nalaman na ang mga banal, ito yung mga nag-overcome, mga banal, ay magsisihatol sa sanlibutan? At kung ang sanlibutan ay hatulan ninyo, hindi ba daw dapat na magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? Hindi ba ganinyo nalalaman na ating hatulan ang mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito? Isipin nyo, yung mga nasa bandang tabi ni Lord ay hahatol pati sa mga anghel. One third na isinama ni Lucifer sa langit at binagsak dito sa lupang mga anghel. At yun ay nagkakahalaga, kung one third ay nagkakalaga yun ng 200 million demons. Nandito yan dito sa atmosphere na ito. Hindi nyo lang nakikita kasi mas mabilis ang atmosphere dyan sa bandang mataas kumpara dito sa mga baba. Pero 200 million demons yan na pinakawalan ng kaaway. At kung sino mang ma-overcome niya mga kaaway na yon, uupo siya katabi ni Lord. At ahatol sa mga anghel na yon. At ahatulan niya ang buong mundo na nagkasala. Pati itong mga nasa kanan, itong mga nakaupo sa kanan, nahatulan ng mga tao na nandun sa tabi ni Lord. Pati yung mga nasa kaliwa, hahatulan din nila. Ngayon, meron na kayong multiple choice. Simple lang naman eh, pipili lang kayo. Kaya, alam niyo ba nung mamatay ang Panginoong Jesus? May mga tao, may ginampanan sa Lord na tatlo. Death, burial, and resurrection. Tatlo yan na bahagi. Nung mamatay ang Panginoong Jesus, at inilibing siya, ang kondisyon ng mga manampalataya niya noon ay masyado mga malungkutin. Babasahin niya sa Matthew, sa John 20, 10 to 16, sa Marcos 16, 9 to 14, at sa John 20, 24 to 29, nandiyan ang mga eksena sa mga scripture na yan na masyado silang mga malungkutin. Ngunit nung ang Panginoon ay magpakita sa kanila, sa anyo ng ibang anyo, ay naging mga masayahin sila kasi nailipat sila doon sa lugar ng mula sa death and burial, napunta sila sa resurrection. At doon sa resurrection, yun ang katotohanan na ang Diyos ay nabuhay muli. At yun ang pinakita ng Panginoon sa kay Maria Magdalena, sa 11 disciples, at sa kay Thomas. Gusto kong silipin natin saglit. Sa John 20, kung may mga Bible pa, sa John 20, verse 10. May panahon ko pa ako? Yan 20. Ano pa? Yeah. Siguro mga 10 minutes. Okay. Yan 20 verse 10. Sabi dito, kaya't ang mga alagad ay muling nagsitungo at sa 11. Ngunit si Maria Magdalena ay nakatayo sa labas ng libingan na umiiyak. Ito ang kondisyon ni Maria Magdalena. Mary, nasa labas siya ng libingan at umiiyak. Ibig sabihin, nandun siya sa lugar ng death and burial. Pag sinabi, wala na matawanan niya sa ano minsan, di ba? Pag meron na matayan, wala na masyadong tumatawa dyan eh. Puro iyakan yan. Karamihan dyan, nakangoy-ngoy o luwaan. At ito ang naging, itong karanasan ni Maria na siya ay umiiyak dahil alam niya na matay si Lord at wala sa kanyang katotohanan na ang Panginoong Jesus ay nabuhay na muli. So kinakailangan na lumutang si Maria, si Lord Jesus Christ, sabi dito, at makita sa verse 30 na lang, lalapas na lang para hindi ako masyadong napatagal. At sinabi niya sa kanya, babae, bakit ka umiiyak? At sinabi niya sa kanila, sapagkat kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko malaman kung saan nila inilagay siya. Pagkasabi niya ng gayon, siya ay lumingon at nakitang nakatayo si Jesus at hindi na nalalaman na iyon ay si Jesus. Isipin niyo ito, nakita niya na ang person na si Lord pero hindi niya na-recognize.
Umiiyak pa siya. Kasi nandun siya sa dimension ng death and burial. Hindi pa siya nalilipat doon sa resurrection. Ganun ang maraming mga tao. Hindi nila alam kung saan sila nasa, kung saan silang lugar. Hindi nila malaman kung saan silang lugar. Ngayon, nakita na na si Jesus ng personal at hindi pa niya nakilala at kailangan lang na tawagin ang kanyang pangalan para ma-recognize niya ito. Meron kayong mga ganyang katangian. Ang ilan sa inyo magaling, madaling matuto kapag tinawag lang pangalan. Madaling mag-response pag tinawag lang pangalan. Ganun si Maria. Kaya lang itong mga disipulo, 11 disipulo, kakaiba naman ang kanilang response. Hindi sila marunong mag-response kapag pinagkwentuhan lang. Gusto nila ng sapat na ebidensya. Okay? Sundan natin itong 11 disciples sa Mark 16. Para makuha niyo ang punto ko para makapamili kayo ng gusto at kung saan kayo tatayo ngayon sa inyong buhay. Hindi ko kayo pipilitin kung saan yung gusto. Kayo na lang pipili. Sa Mark 16. Verse 9. As siya ay nagbangon, tama ba ako? Marcos 16, verse 9. As siya ay nagbangon sa unang araw ng Sanlinggo at nagpakita muna siya kay Maria Magdalena, ito yung binasa natin kanina, na sa kaniya yung 7 demonyo ang pinalabas niya, at siya ay umaon at pinagbigay alam sa mga nakikasama ni Jesus, samantalang siya ay naghahapis. Sila ay naghahapis. Isipin niyo ang kondisyon nitong mga apostol nito, masyadong nangahapis at nangagsisitangis. At sila ng kanilang mabalitaan na siya ay nabuhay at nakita ni Magdalena na hindi sila nangagsipaniwala. Si Maria Magdalena nakita niya. Ikwento ito sa 11 disciple. Hindi rin nagsipaniwala. Kasi ganito ang nangyari, ang gusto nila ay ang makita mismo ng visual. Oo, naniniwala sila na makita lang nila yung katotohanan na si Jesus nga ay nabuhay. Sabi dito sa verse 12, at pagkatapos ng bagay na ito, nagpakita siya sa ibang anyo, sa dalawa sa kanila, at sila'y nangaglakad patungo sa bukit, at sila'y nagsiyawan at pinagbigay alam ito sa mga iba, at kahit sa kanila'y hindi rin sila nagsipaniwala. So merong pinakitaan ng dalawang mag-apostol, nagkwento rin sila patungkol kay Jesus na nabuhay na, hindi rin sila naniwala. Kaya ngayon, ang ginawa ni Lord ito, sa so, verse 14, pagkatapos na sila'y nagpakita, at pagkatapos, siya ay nagpakita sa 11 samantalang siya ay nakaupong nagsisikain at pinagikaan sila na sa kawalan nila ng pananampalataya. Itong 11 apostol, hindi marunong o hindi sila natuto sa kwento. Kailangan nila ng visual. So, meron mga ganyan mga tao. Visual learner. Yung si Maria, audio learner. Kaya may tinatawag tayong audio video. Ayan, mga ugali yan. May mga taong magaling matuto sa kwento lang. Alam mo ba, si ganito Lord Jesus Christ again, naniniwala ka agad yan, sumusuko agad ang buhay. Meron ganun mga tao. Ang iba naman, hindi ba ako pa sa naniniwala, gusto ko makita ko talaga, maranasan ko talaga. Ito naman si Tomas, hindi lang sapat na makita niya, gusto niyang maranasan. To see is to believe. Iba naman ugali ito, iba naman ugali ng tao. Nasa John 20, sabi niya, malibang aking maidaiti ang aking kamay, may pasok ang aking kamay sa kanyang sa kanyang butas ng kanyang kamay at naidaiti ko ang aking daliri sa butas ng sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Kaya tuloy, sa John 20, verse 24 to 29, mismong nag-appear si Lord, Tomas, dahil hindi ka naniniwala sa 11, eto, danasin mo at damdamin mo ng iyong kamay na ako nga ay buhay.
si Tomas is to see is to believe, o kaya naman siya ay tactile learner. Gusto muna niyang maranasan bago siya maniwala. So yan yung mga taong pinuntahan ni Lord Jesus Christ sa mga panahon na siya ay mabuhay na magulang. At ang mensahe uting muling ito natin binabanggit ko sa inyo, itong parehas na mensahe ng Panginoon Jesucristo ay umakyat sa langit at ang kanyang espiritu ay bumalik ngayon, ito yun ngayon na pinapipili tayo kung saan nyo gustong maupo. Kasi sila, itong 12 apostol ay nakaupo ito sa kanyang-kanyang mga trono. Kung mabasahin nyo sa Revelation, nakaupo sila sa iba't ibang trono nila. At sila ay hatol sa lahat ng mga tao. At ngayon, iniimbitahan tayo kung saan nyo gustong maupo. Sa kaliwa, o sa kanan, o nasa bandang pagiliran ni Lord. So kayo na ang mamili. Ang magtagumpay ay uupong kasama ng Lord sa trono at ahatol sa mga anghel na naging rebelde sa Panginoon. Hindi ako masyado magkatagal, multiple choice. Kaliwa, kanan, o sa tabi banda rito ng trono. Kayo na lang mamili. Kung gusto nyo, kung mapili nyo ang banda sa tabi, magpatuloy kayo sa pakikinig ng design. Pero kung gusto nyo manatili sa kanan, tiyakin nyo yung inyong pinapakain ay mga anak ng Diyos. Ay, hindi pala. Yung mga tao naglilingkod kay Lord, pakainin nyo yan. Painumin nyo yan. Dahil sigurado, hindi ko alam kung nakapakinig kayo ng pangaral ni Pastor ng nakarako, si kayo pa rin yun. Dahil may mga taong upo sa kaliwa na hindi marunong magpakain. Sila yung mga madadamot. Kaya tuloy, doon kayo, tapos ng kaliwa. Sa impyerno, kasama kayo ng mga anghel at ni Satanas. Ngayon, mapalad pa rin yung mga tao nasa kanan. Pero gusto ko sabihin sa inyo, inaanyayahan tayo, mas mapalad yung mga nasa tagilitan. Nakuha mo si Steph. saan mo gusto maupo? Kaliwa. Ayaw na sa kanan, huwag na sa kanan. Kasi walang upo doon. Sa kanan or sa tagilitan. Dalawa na ang tanong, di ba? Bumaba na. Kanina tatlo. Sa kaliwa, sigurado wala na. Sigurado wala na. Nakita nila kung saan pupunta eh. Narinig nyo na kung saan pupunta yun. Dalawa na lang. Ang iyong pagpipilian. Kaliwa kanan or sa tagiliran. So, amen. May nasa tagiliran na ngayon. Itataas nyo na ang level. Yun ang mensahe sa panahon ngayon. Itinataas kayo ng level na, o antas ng panampalataya. Hindi lang basta salita o Biblia. Kasi ang Biblia sabi nga, kapag ito'y ginamit sa mali, pumapatay ito. A letter killed, but the spirit giveth life. Kung itong salita ay ginagamit at may kasamang Espiritu Santo, nagtataas ito ng panampalataya. Amen. Nagbubukas ito ng mensahe. Nagbubukas ito ng mga taong mga salita na nakalihim. Tanungin nyo, subukan nyo ngayon, mga nagbabasa ng Biblia, at tanungin nyo kung saan gusto mo ako. Ay sasagot sa inyo parate sa kanan. Gusto nila tupa. Hindi nila nakikita yung nasa tabi. Pero ang mensahe na pinapakita sa atin, may mga taong nasa tabi. Hindi nila kayo. Nakapili na ba? Nakapili na kayo? Kung kayo nakapili na, dumulog kayo sa Panginoon. May procedure. Usong-uso ang computer ngayon. Diba? May procedure si Lord. Una, kung kayo ay hindi pa nakasuko, mag-upload kayo ng inyong mga pagkakamali. I-upload nyo ang inyong mga kabigatan. Upload nyo lahat. Kasi pag hindi nyo in-upload ang inyong mga kabigatan, wala kayong maida-download.
Kasi puno ang iyong ano, USB. Yung memory, ang dami nun. Yung memory, ang dami. Kaya yung memory, linisin nyo muna. I-upload nyo yan kay Lord. Siya, ang, ano, siya yung repair technician natin. At merong repent procedure, repentance procedure. At sinasabi yan dito sa Biblia, repentance or procedure ng pagsisisi. At pagkatapos nun, nakapagsisi na kayo, o may bigay, may upload yun ang yung mga kabigatan sa puso, i-download yun naman yung atonement niya. Nakakala nyo ba? Natural is a type of spiritual. Kung anong ginagawa dito ng mga science, parehas lang yan sa supernatural. Tipong-tipo yan. Sino lang may original yan? Kinopya lang yun. Kinopya lang yun. Actually, okay, tingko pa. Alam niyo ba yung ano, yung isang tao na isang computer na maraming ano yun? Kalimutan ko yung word. Marami siyang downline. Actually, yung piramide, galing kayo yun. Expensive yun yun. Simula, isa, pasanga-sanga. Networking, galing ang prinsipyo na yan sa Panginoon, ginamit lang ng mga tao na gustong kumita. Lahat yun, lahat na nangyayari dito sa lupa ay galing yan sa kaisipan ng Panginoon. So, yung ano ko sa inyo, yung assignment ko sa inyo, manalangin kayo sa Panginoon. Gusto lang ni Lord na itaas ang inyong pananampalataya. Huwag kayong manatili, huwag kayong makontento na maupo na lang sa kanan. May ino-offer na maupo kayo sa tagiliran. Nasa inyong pagpipili. Tulad ng prodigal son, namili siya kung saan niyang gusto. Dahil siya ay wala sa wisyo, wala sa tamang pag-iisip, pinili niya yung mundo. Kaya lang, nung napag-isip-isip niya, teka, yung aking mga alaga at yung mga, ano tawag ito? Mga, kalimutan ko yung words. Yung mga alipin o katulong ng aking ama kumakain ng masarap, samantarang darap dito sa babuyan ay hindi ako pinagbabawalan pa akong kumain. Darap na yun, nagbabawalan pa siya kumain. Kaya napag-isip-isip niya bumalik. Alam niyo ba, sa pagbabalik ng prodigal son, sabi niya, Lord, Ama, nagsisisi ako. Nagkasala ako sa iyo at sa Diyos. Alam niyo ba na hindi pinansin ni Lord yun? Gusto kong basahin. Ano ba? Anong lugar yun? Hindi. Masyado lang. Matthew 25. Ako kaya kong Captain Garden. Ano ba? Ay! Hindi mo ba ako? I-paraphrase ko na lang. Kasi kung magpapatay na ano. I-paraphrase ko na lang. Nakatanggal ako eh. Sabi doon, pagbalik ng prodigal son sa kanyang ama, yung prodigal son ay galing na yun sa pamilya ng isang mayaman, anak na siya dati, umalis lang siya. Kaya nung pagbalik niya, nagsisisi siya ng kanyang kasalanan, ngunit nung nagsisisi siya, hindi pinansin yung kanyang pagsisisi. Tapos sinabi, mga alipin! Dalhin nyo dito ang singsing, ang robe, at ang sapatos. Yun ang ibinigay sa kanya. Hindi sinisinan ng tatay, ikaw kasi. Ay yaman-yaman natin at nandito ko uman. Nagpapasasa ka sa pagkain. Umalis ka pa, hindi niya pinansin yun. Kundi ang pinansin niya dahil bumalik ng totoo, binigyan siya ng singsing, ng robe, ng sapatos, na nagkakahulugan ng authority, pamamahala. At yung pamamahalang yun, walang pagkakaiba yun sa partuo, papuko, sa trono. Same authority. Decision lang kailangan. Multiple choice lang pipilihan nyo. A, B, C. Or AB na lang, AB. AB na lang. So, may plano ang Panginoon sa buhay nyo. May plano ang Diyos. Isipin nyo ito, marami dapat kayong magkapatid. Diba? Marami dapat kayo magkasama. Nung likain kayo ni Lord, nung kayo ay parang kaso sabihin yung word things na ito. Nung mag-meet ang cell ng babae at cell ng lalaki, napakarami yun. Millions yun. Ngunit isa lang ang buhay.
Ikaw lang yun. Dapat ang dayo mo, kapatid. Kaya minsan, may dalawang nagkakasabay, nagiging kambal. Kung nagkataon, tatlo. Kung nagkataon pa, apat. Yun ba? Triple, quadruple. At salamat sa Panginoon, pinili ka ni Lord na mabuhay. May nagpumilig sa'yo. May pumilig sa akin. Dapat sana kung pinili ko, bakit kaya di ka nagtanong, bakit nabuhay ka sa panahon na to? Dapat nabuhay sana tayo sa panahon ni Lapu-Lapu. No? O sa panahon ni Magellan. O sa panahon ni Noah. Pero bakit ka pinili ngayon ng mabuhay? Anong purpose? Yun ang gusto kong makuha niyo. Anong purpose? Kasi sa panahon na ito, dito pinapahanap kung saan uuwi kayo lahat. So, makita lang ng pagpili. Pag nagkamali kayo ng pagpili, baka kayo ay masiro. Wala kayong isko. Sana sa pag-sahapong ito ay pagbating nyo sa bahay, bulay-bulayin nyo ating binasa. Kanina, yung binasa natin, Matthew 25. Dahil sa Matthew 25 din, nandiyan yung wise and foolish virgin. Yung foolish virgin, sila yung mga nasa kanan. Yung wise virgin, sila yung mga nasa trono. Matthew 25, basahin nyo lang yan sa mga nababasa ng Biblia. Para makita natin ang kahalagahan ng buhay kung bakit tayo nabubuhay sa panahon na ito. Binibigyan tayo ng pribilehiyo na maupo sa kanan. Ulit-ulit, for the last word, nasa iyo ang pagpili. Yes. Iiwanan ko na yun sa inyo. Iiwanan ko. Pag nakapili na kayo, just contact Jeremiah 33:3. Yan ang telepon number ni Lord. May telepon number si Lord kasi siya ang pinaka-authorized technician ng lahat. Basahin niyo ang Jeremiah 33:3. At yan ang kanyang pinaka-telepon number. Ang sabi niya doon, sa pagwakas, basahin ko nga. Kasi, sabi niya, basahin ko lang, brother, ano, brother boy. Hindi ako matigil-tigil, may humahata ko eh. Ano lang ginto, ah, hindi nga ano eh. May humahatak eh. Jeremiah 33:3. Sabi dito, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalalaman. So, call unto me and I will answer thee and show the great and mighty things which thou knowest not. Magpapakita siya. Tumawag ka lang sa kanya. At magpapakita siya ng mga kababalaghan. Dial na kayo. Sa great technician natin, si Lord Jesus Christ. Amen. God boy. Napag-tabiyo ang nakasama. Amen. Salamat. Papakan natin Diyos. Amen. Magandang mensahe para sa atin at mapalad kayo mga kapatid at narinig nyo yung mensahe na yan na hindi nyo marinig sa ibang mga sekta o denominasyon kundi dito lang sa mensahe na yan dahil yan yung binigay ng Panginoon sa mga tao na mula pa nung likhain ng sanlibutan ay nandun na siya sa kaisipan. Kaya salamat sa Panginoon at naihayag sa inyo yan. At sabi nga ng Brother Rolly, ikay na ang magbibili. Sino ba yung gusto sa tabi ng Panginoon? Taas nga ka ba? Amen! Sige nga, taas nga. Tinak nga. Sabi nga ng Brother Alvin. Brother Alvin, sino mong makikiya sa akin? Ikay iya ko rin sa harapin natin. Sige, taas nga. Amen! Sige, tinak lang. Sino may gusto doon sa harapan, doon sa tagilan ng Panginoon Jesucristo? Amen. Amen. Yes, God.
So yung pagtaas na yan, nakita na ng Panginoon sa Kristo. Yung pagtaas na yan. At hindi kayo magsisisi. Sino yung gusto sa kanan? Ligtas din yun. Ligtas din yun. Kaya lang, nakatulan yun. Kung ano yung gawa niya mabuting, kung ano yung gawa niya masama. No? Dahil yung nandun sa harapan, nasa tabi ng Panginoon, walang ginawa to. No? Hindi naghirap to. Di ba? Hindi siya naghirap. Basta ang ginawa niya lang, ay nanapalataya lang siya sa Diyos. Amen? At doon, naligtas na siya. Amen? Sa Panginoon sa Kristo. At tunay na napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. At yung nasa tabi ng Panginoon, kaya lang inyong punong-punong ng pakikipagbaka na katulad ng Diyos na ating Panginoon sa Kristo. Siya napako, sabi nga gano'n ng Panginoon sa Kristo, yung nangyari sa akin ay mangyayari din sa inyo. Pero sino mo magtagumpay, hanggang wakas kang maliligtas. Amen? Praise God. Sino gusto may pumunta rito sa harapan at humingi ng panalangin? Meron ba? Praise God. Kung wala naman, mga kapatid, ay tayo lang tinatayo. Hello? Tanda natin, mga kapatid, ang gawain na ito ay hindi pangkaraniwang gawain. Ito yung gawain ng Panginoon. Amen? Hindi ko gawain po. Hindi ko gawain ni Brother Ronnie o ni Brother Alvin. No? Gawain ito ng Diyos. At hindi ito politika o hindi spiritual to. Amen? Amen. Praise God. Ito yung mga bagay na makalangit. Hindi mga bagay na panandalian lamang. No? Kaya tayo magsisitigin doon sa mga bagay na spiritual. Kaya natin pumigit. O dakilang Diyos na makapangyarihan namin. Maraming salamat po, Panginoon. At mga kapatid namin dito sa lugar na ito. Ang mga in-invite, Panginoon. Lord, tunay, Panginoon, matanggap nila yung mensahe na iyon. At hayaan mo, Panginoon, na sa pagliwahiwalay namin ay lubusin mo po, Panginoon, Lord. Kapag sila ay nag-iisa na, Panginoon, matanong nila sa ako nila sa sarili, Panginoon, oh Lord, na ang buhay nila, Panginoon, Lord, kanino nila ay bibigay. Kung hindi sa iyo, Lord Jesus. At salamat, Panginoon, at patuloy ko silang turuan, Panginoon, Lord Diyos. Habang may lingkod ka pa, habang may biyaya pa, Panginoon, Lord, kaya mo na palagay mo po sila, Panginoon. At tunay, Panginoon, na papapalahin ko rin po, may tahanan na ito, Panginoon, oh Lord. At ikaw po, Panginoon, ang siyang patuloy na kumalinga ang perfection sa kanila, Panginoon. At ang mga sambahayan, mga kapatid namin na rito, mga bisita, patalahin mo rin po, Panginoon, at may balita nila, Panginoon, ang mensahe na rinig nila, O Diyos. Katulad ng babaeng nasa balon, Panginoon, na nakatagpo nila, Panginoon Sokristo, na makatagpo niya, Panginoon Sokristo, agad-agad na umalis siya, at pinabalita niya doon sa kanilang mga kapitbahay, mga kamag-anak. At tunay, Panginoon, na ito'y dumako doon sa lugar ng Panginoon sa Kristo. O Lord, maraming salamat po sa inyo. At ikaw, ang siyang maitaas sa lugar na ito. Meron ka po, Panginoon, ang mga anak mo na magagamit mo dito. At mga dating umaatin na rito, Panginoon, o Lord, kaya mo, Diyos, na mabuksan ng isipan ang puso upang lubos kanyang tanggapin na at suko na ang kanyang buhay sa iyo. Maraming salamat po sa iyo. Papalain mo rin po ang maangaral ngayon. Patuloy na sinamahan mo at nagkaroon ng kapahayagan, Panginoon, na hindi na ipapahayag na iba. Maraming salamat po. Purihin ka po sa pangalan ng Panginoon Kristo. Ito po aming dalangin. Amen. Tayo sa lahat po ang kamayan. At ako ang gawain. Praise God. Amen. Kamayan po kayo. Praise God. Praise the Lord. God bless you.